Yon mga amigo, what's up sa inyong lahat? Alright, for today's video mga amigo, nais kong ipaalam sa inyo na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 3 years and 5 months na siya. Let's go! Alright! May pusa. So yun mga amigo, after 3 years and 5 months mga amigo, ito na ang mukha ng aking Sniper 155. And kung nga pala, nasample nga pala tayo mga amigo. At ito yung mga ginawa kong DIY lang muna. Nilagyan ko siya ng carbon na binili ko sa kasa, sa Lazada. Glossy carbon no, na sticker. And ito binili natin sa Lazada din. Nasa 800 pesos yan mga amigo, itong side fairings na to ng ating ilaw. And tingnan niyo mga amigo, tabingi siya kasi yung shock niyan mga amigo, in order pa natin sa kasa. Eh, wala pang stock no ang kasa. Kaya medyo matatagalan bago dumating yung ating shock. Kaya ayun, medyo tiis talaga muna tayo mga amigo sa ano, performance niya. Hindi ko siya pwedeng ihataw ng sobra kasi nga iba yung performance niya pagka tabingi yung shock niya. Ayun, no, makita niyo naman. Pero yun nga, all goods pa rin naman mga amigo. So ayun. At ito yung mga bago natin mga amigo no. Itong RCB natin na ano, bago rin to. Kaso kung kailan bagong palit lang siya, yun, na-sample lang naman tayo. Kaya nilagyan muna natin siya dito ng parang carbon na something dito sa dulo kasi itong side na to may tama and hindi siya presentable tignan. Tapos itong ating preno, brake lever. Sarap. Yun nga. Or bibili din tayo sa kasa niyan na mga amigo. And itong sprocket natin na Jontai. Yan, 1448 siya mga amigo kasi yung dati natin na pinalit is yung RK na 1448. Ngayon wala kasi akong mahanap na RK dito sa banda lang sa amin sa Bulacan and Caloocan North. Eh Jontai na lang muna pansamantala. Pero masasabi ko ang performance nito, ibahin na lang natin na content na yun mga amigo kasi solid ang pagkakarinig ko is solid din tong jump time mga amigo. Mamaw sprocket nga rin to mga amigo no, kung tawagin. Battery ng remote natin isang beses pala napalitan and until now yun no, solid pa rin mga amigo. Battery ng ating motor solid pa rin to mga amigo, stock na stock pa rin to. And let's see yung ating compartment yan. At medyo malinis pa rin siya, 'di ba? After 3 years and 5 months, goods na goods pa rin mga amigo. And ano 'yun? Parang may ano, may mga grasa pa na ano. Kagaling ko lang din kasi sa motor shop mga amigo. And then tawag dito. Yun, sa odometer niya, check natin mga amigo. Oh, yeah. 63,880 mga amigo yung odometer ng Sniper 155 ko after 3 years and 5 months. Alright, hindi pa rin siya abot ng 100k. Yung iba kasi nakikita ko yung mga nagpo-post sa page, happy 100k odo na daw. And gusto kasi dumating rin sa point na yun yung motor ko, 100k odo, stuck pa rin yung tensioner niya, diba? Stuck pa rin kasi yung tensioner na ito mga amigo. And yung makina natin syempre, so super stock pa rin yan, diba? All stock. And then sa labas lang naman ako nagpalit ng mga parts dyan, like itong sa RCB natin, sa yun, mga handle grip natin, itong sec natin mga amigo, sobrang solid din to kaya hindi ko tinanggal to, sinama ko sa vlog kasi itong sec top box and ang modesimo monorack, isa sa solid na mga aftermarket na accessories and parts na ano nabili ko no. And ayun, shoutout sa Daisy Monorack and sa SEC, napaka solid mga amigo, grabe kudos talaga. And ayun nga pala, binalik na natin yung ating cover ng ating tambucho kasi nga
Ayan, pagka-sample lang natin, yung tambucho natin mayroong gasgas dyan. Ayan, tinakpan ko nga lang ng speaker mga amigo, no. And yung ating footrest mga amigo, nag-canvas ako sa kasan yan, umaabot ng 2-3, no? Napakamahal pala niyan ng footrest. Yung may tabingi kasing footrest ko, natama din yan nung nag-sample lang ako. And dahil doon, mukhang mapapagastos nga talaga ako sa footrest na to. Pero naghahanap-hanap pa ako sa online na baka mayroong mga nagpalit ng shifter, no? And yun yung bibiling ko ngayon. Naghahanap ako sa marketplace ng Facebook and sa mga page ng Sniper 155. Ano nga pala sa battery ng ating Sniper 155? 3 years and 5 months mga amigo, stock pa rin to. And hindi ko kasi dala yung aking yung sasakit dito, yung para makita sana natin yung voltage niya, kung ilan pa rin ba or healthy pa rin ba. Pero yun nga, 3 years and 5 months mga amigo, solid pa rin, di ba? And sobrang sobrang tibay talaga ng Sniper 155 mga amigo, kung tutuusin. Ano ba, anip ba yan? Anip na yan, may grasa pa tayong na ano. Wala kasi tayong basahan eh. Yan, sniper oh. And ayun mga amigo, so tignan natin yung mga lights natin. Ayun no, solid pa rin ang ating digital panel oh. Ayun, diba? One push start pa rin, diba? Mga amigo, lights nya, diba? Solid pa rin. And malalaman kasi natin kapag medyo papundin na yung ating battery. Kapag sa push start pa lang, doon natin malalaman kapag hindi na siya push start pa lang. Kailangan ilang beses ka pa mag push start bago siya umandar, di ba? Doon mo malalaman na yung battery ng Sniper 155 is palitin na, di ba? And so ayun, stuck pa rin talaga to mga amigo. And wala, grabe, hanga talaga ako sa Yamaha. Basta change oil lang talaga. Ang langis ko pa rin gamit mga amigo si Yamalube. So every 1,000 to 1,500 nagpapalit na ako ng langis. Kaya kung mapapansin nyo, smooth na smooth pa rin. And pakinggan pala natin yung mga amigo, no? Yung engine sound nya, no? Sound check tayo. Papya. Center stand. Alright. Sound check, no? After 3 years and 5 months, ito na yung tunog ng aking makina. Papya. Alright. Stuck yung tensioner, stuck lahat ng gears mga amigo. Ayun o, diba? Napaka-smooth pa rin. Three years and five months. Napakalakas pa rin talaga. Aggressive pa rin talaga yung makina niya. Parang kalabaw lang tumatanda. Ika nga, ni Sniper 155 ko. Grabe. Ayun mga amigo, yung about nga pala sa sprocket ko na pinalit, i-update ko na lang kayo dyan. Ibahin ko na lang yung content kung kamusta yung performance nyan, kung okay ba yung jump tie, no? Kung i-compare ko sa RK, ano ba ang pinagkaiba nila, no? Sa pagdating sa performance na 1448 yung size. Gulong natin mga amigo, beast pa rin yan. Yan pa rin yung pinalit natin sa stock natin. Until now, tingnan nyo naman, solid pa rin, di ba? Bagong-bago pa rin siya. Mga yung disc pala ng likod nito is may tama na. Yun naman, ang next na palitan din natin, isasabay ko siguro sa shock. Tapos, kung yung manubela ko may tama siya, papalitan ko na rin yan. So, yun yung mga next kong papalitan dito sa motor kong mga amigo na parts. So, ayan no. Ang layo ng kabilang ng kabilang shock niya, kung makikita niya. Ewan ko lang kung makikita sa camera, pero sa kasi personal kasi, no, sa actual mga amigo, ang layo talaga, tabing-tabing. Yung pagkabagsak ko kasi, kakaiba rin kasi yung semento na aking nabagsakan, bako-bako. Kaya yun, nangyari. At, ano to? Do, saan galing to? Gagi. Ayun no, smooth na smooth pa rin no. Parang brand new siya ulit nung nagpalit niya ako ng ng aking
chain sprocket. And then yung FI cleaning, isang beses pa lang mga amigo. And napa-tune up ko na siya, sabay din doon sa FI cleaning nung nagpa-PMS ako. Sinambay ko na lang din, isang beses lang din mga amigo, no. Kasi yung sa tune up sa para sa kaalaman nyo, hindi dapat lagi. Kasi yung bulb natin, mga amigo, may tendency din na masira yun kapag lagi tayo nagpa-tune up. Yung pagpapa-tune up kasi mga amigo, ano lang din, limited lang din yun. Dapat kung sakali namang lagi kayo nag-change oil or hindi naman kayo kasasero, sabay nyo na lang din sa pagpa-FI cleaning nyo kada 40k na ano, odometer, ganun. And siguro ito sa akin mga 70k magpapa-FI cleaning na ulit ako. Ang linis pa rin kasi, ang ganda pa rin kasi ng tunog ng makina niya pagkatapos ng 3 years and 5 months, di ba? San ka pa, di ba? Subok na talaga kasi yung sniper, no, na matibay. Pagdating sa mga parts kasi hindi naman ako nahirapan din, no? Sa kadena lang siguro kasi may pinipili akong ano, size and then yung brand. Pagdating sa ibang parts hindi naman ako nahirapan na ano, na hanapan or ano. Kasi yung tipos nito pala mga amigo, napalitan na rin. So binili ko yung tipos na yon sa Moto Doctor. So nagkakahalaga ng 3k something yun mga amigo, no. 3-3 mga ganun. Kasi pag saka sa mga amigo, sobrang tagal din, almost 2 months daw. Kaya kailangan ko na talaga magpalit ng tipos kasi may tama yung tipos ko nun, eh. Nung nasa sample lang tayo. So yun yung inuna ko. Medyo mahal siya pero kailangan, eh. Kailangan natin palitan para nanan sa confidence natin sa daan, 'di ba? And ayun. As of now, okay naman na yung sniper ko. Yun, unti-untiin ko na lang siguro yung pagpalit sa mga parts na kailangan palitan. Opya. Yun, no? Kung mapapansin nyo, parang kahit maanom nyo, eh, habang nag-i-stroll tayo dito ngayon mga amigo, maririnig nyo yung tunog ng makina, halos the same pa rin talaga siya. Hindi siya mailalayo sa mga luma, sa mga bago ngayon na ano, ABS na model. So ayun, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. And tangina, inaatake ako ng anxiety ko, tol. Inaatake ako ng anxiety ko, mga amigo. Ewan ko, bakit ganito? Ayun, ang lalamig mga kamay ko. Sheesh! Ang hirap ng ganito, eh, no? Pag biglaan tayong atakihin. Ayun, tatapusin ko na lang muna dito, mga amigo, yung vlog ko. So, kita-kits ulit sa susunod na vlog. Sa pag-update ko sa Sniper 155 ko. Salamat sa mga patuloy nanonood sa YouTube channel natin. Once again, this is Amigo na lagi nagpapaalala sa inyo na huwag niyo kalimutan laging mag... Wow, grabe, solid, oh. Segunda. Ay, pagkas pala tayo sa shell. Pagkas muna pala ako sa shell. Ride safe. Peace out. Tabo di. Walang ginagawa ang mga walang awa, walang magagawa kahit pang umawa, magmakaawa, bumahan ng mga